Hello mga ka-super! Kasari ka negosyo! Welcome back again sa aking YouTube channel, Rosyam 11. Ngayong video na ito, ang pag-usapan natin is about GCash business. O, sino ang may GCash dyan sa tindahan nyo, mga kasari, ka-super? Yung iba, mayroon. Yung iba, wala naman. Okay. So, sino ang mayroon? Sino ang wala? Sa mga wala pa na gusto magkaroon ng GCash sa iyong tindahan, i-push nyo na yan kasi maganda po ang kitaan ng GCash business, no? So ako naman, yung GCash po kasi is personal account lang po, no? Wala akong idea sa mga GCash PO, ganyan. Ako talaga is GCash personal account lang yung aking ginagamit na GCash business dito sa aking tindahan. Okay, so ngayon, sa mga gustong magkaroon ng idea, paano ba magkaroon ng GCash? Madali lang po magkaroon ng GCash. Kung gusto mo naman gawing business yung GCash, pwede ka rin mag-apply ng talagang GCash, yung negosyo, pang negosyo talaga. Pero sa akin, yung i-share ko sa inyo is personal account po, no? So ito na nga, nag-start ako magkaroon ng GCash last year, month of November ata yung 2020. Diba, nauso yung GCash talaga, halos lahat ng transaction GCash kasi gusto nila cashless. Nung last year 2021, yan talaga bongga talaga ang GCash dito sa akin kasi ang dami nagpapa-cash in, cash out. So, ang transaction lang dito sa akin sa GCash ay cash in at cash out. Minsan may nagpapa-load pero madalang naman dahil nga mayroon ako mga traditional na pang-load na cellphone. Hindi rin ako nagpapabayad ng mga pay bills. Wala naman din nagbabayad. At malalaki kasi yung mga amount dito ng kanilang mga pay bills. Kaya cash in, cash out lang talaga, no? Ngayon, sa mga interesado, no, mabilisan lang ito, no? Kung gusto mo magkaroon ng GCash, unang-una mong gagawin is mag-download ka ng GCash sa Play Store. Once na-download na ito, create ka ng account mo gamit ang iyong mobile number at i-verified mo ito. Mabilis lang naman kailangan kasi may ID ka, isasubmit mo mga isang araw, ma-approve siguro yun. Once verified na ang iyong GCash account, pwede ka na mag-umpisa mag-transact ng iyong GCash business. Pero lalagyan mo pa ito ng laman, syempre. Kailangan po may laman. Kailangan din may puhunan ka dyan. So, tatanungin nyo, magkano starting puhunan? Pwede na po mag-start ka ng 2,000, 5,000. Kung medyo may puhunan ka naman dyan na extra, gawin mo ng 10,000 para mayroon kang magamit pang cash in. Kasi baka may magpa-cash in sa'yo, 2,000, 3,000, 5,000. O, dapat mayroon ka talaga dyan pondo. Sa cash out naman, kailangan din may pondo ka, cash on hand. Kasi ang cash out po, ang cash in, yun yung magbibigay sila ng pera sa'yo, itatransact mo sa cellphone mo, at mapupunta yan doon sa kanilang cellphone o sa iba, ikiklaim doon sa ibang lugar. Ang cash out naman, isi-send sa'yo at ikiklaim naman nila yung pera. Okay, wait lang. Ngayon, kung tatanungin nyo naman, Madam, saan ako magta-top up? Pwede po mag-top up sa mga bayad center, sa Pure Gold, sa 7-Eleven, sa PayMaya, sa PayNGO, pwede po. Kaso hindi ko na alam ngayon kung may charge. Kasi before kasi, pag wala ka pa sa 8,000, wala pa yung charge. Ngayon daw kasi may nakapagsabi sa akin na Marites, na kahit sa 7-Eleven, kahit 1,000 lang daw, yung ilo-load mo, mayroon na din daw kalptas. So hindi ko lang din sure. Kasi ngayon ang ginagawa ko kasi is fund transfer na mula doon sa aking banko, sa PS Bank. Oh, Chiba, ang dami nagbibilihan kung kailan ako nagba-vlog. Okay, pagpatuloy natin. So, ang ginagawa ko nga ngayon ay fund transfer mula sa aking online bank na PS Bank. So, naka-online yon kaya nakakapag-fund transfer ako pag nauubusan ako ng pera sa aking GCash. So ngayon, syempre tatanungin nyo na naman, Madam, paano naman mag-fund transfer? Kailangan po mayroon kang account sa bangko. Halimbawa kung BDO, BPI, PS Bank, kailangan mayroon ka dong pera sa iyong paano ba isasabihin, no? Mayroon kang pera sa iyong account number at naka-online banking ka para mabilis ang fund transfer at nandun yan sa iyong mobile na mag-ano ka lang ng halimbawa kung anong banko at ipa-fund transfer mo nga papunta sa iyong GCash account, okay? At pwede rin i-link ang iyong GCash sa banko na BPI at Union Bank. So ako, hindi nakalink ang aking GCash dahil wala akong bank na Union Bank at BPI. Kailangan kasi yan dalawa lang. Kaya ang
ginagawa ko na lang ay fund transfer mula sa PS Bank ko papunta sa aking GCash account pag ako ay naubusan ng pera. Opo, kung tatanungin nyo kung may bayad, dati walang bayad ang fund transfer pero ngayon may bayad na 15 pesos. Kaya ang ginagawa ko, pag nagpa-fund transfer ako, nilalakihan ko na halimbawa 20,000 pesos, 30,000 pesos kasi 15 pesos lang po ang kartas. Ako na lang yung naglalagay dun sa isang account kay Indoy, sa account ko, hinahati ko na lang. Ngayon, baka hindi nyo po alam mga ka-super no, na ang GCash account, pwede rin ito i-remote sa ilang cellphone. Halimbawa, dito, nandito nakalagay yung iyong GCash account at kailangan gamitin to ng anak mo, pwede mo rin to i-log in sa isa pang cellphone, sa isa pang cellphone. Kasi ganyan ang aking ginagawa. Dito sa aking cellphone, naka-log in. Dito sa aking cellphone na ginagamit ko, naka-log in para pag lobat o may ginagamit ang anak ko o umaalis ako, makakapag-transact pa rin dito sa tindahan ko. Opo, no? Baka hindi nyo po alam. Kasi yung aking kasuper na si Mary Jane Lindog, newly discovered daw niya na pwede daw pala kahit ilang cellphone yung kanyang GCash kasi nalobat daw yung kanyang cellphone ganyan. Hindi niya magamit, tapos transfer pa niya yung SIM. Pero pwede niyo po yan i-log in. Kailangan lang ng OTP pin doon sa pinaka-main cellphone. Okay, ano yun ba? Okay, so pagdating naman sa charge po, no? So dito sa akin, ito nga yung aking charge. Dito sa Rose Jam Store, 2% po ang pinapatong ko dito. Pag 1,000 plus 20 ang charge. Cash in, cash out. Pero pag 1 to 200 lang is 10 pesos lang. Pero pag 200 to 1,000 na, automatic 20 pesos yan. Pag nag 1,500 na siya, plus 10, 1,500 plus 10, 2,040 na yun. No? Nasa 2% lang po yun. No? Baka may magtanong. So ngayon, no, sabihin nyo kasi, Madam, kasi 8,000 pag nagpa-load sa 7-Eleven, may charge na. No? Para anong gagawin? No? Mas much better siguro kung mag-ano ka na lang ng account sa bank account, tapos mag-fund transfer ka na kasi 15 pesos lang yung charge. Oh, better kung mayroon ka naman BPI account or Union Bank account, i-link mo na lang sa iyong GCash account. Okay, tapos ito pa no, ang personal account po ay may limit po yun, no? Nag-i-exceed yung limit at yun ang naging problema ko last December. Kaya ngayon din gusto kong i-share sa inyo ng update ko na rin sa aking GCash na last December talagang kalahati pa lang ng buwan, exceed na lahat ng aming cellphone. Maski kay Indoy, maski sa akin kasi ang dami nagka-cash in, cash out. So sasabihin nyo, may nagsasabi sa akin, Madam, gawa ka ng another account sa another cellphone. Opo, ginawan ko po ng another account sa dito sa cellphone na ito. No? Pero ang nangyari, no, akala ko, ang saya-saya ko, sabi ko, ah yes, nakagawa ko ng account na verified ko. Ito ang nangyari. No, pag exceed na yung account ko, yung pinakaunang account ko, exceed na rin yung pangalawang account ko. Kasi natitrace din siguro na GCash na same ID, same name, magkaiba lang yung cellphone number. Nung nagulat ako, sabi ko bakit exceed, iba naman yun. Wala yun, ganun talaga eh. Nag-exceed din siya eh. Nag-exceed yung aking unang GCash, yung pangalawang GCash ko nag-exceed din. So ayun, kaya ang nangyari last December is pati yung sa anak ko, ginamit ko na. Much better kung ilan kayo dyan na may mga ID. O halimbawa yung panganay mo, yung pangalawa, may mga ID naman sila, gawan nyo ng GCash account para marami kayong magagamit dyan sa tindahan mo. Kasi nga yung isang GCash account, nag-exceed na yon, hindi na makakapag-process ng transaction. So ito ngayon ang nangyari. Kasi nga, sabi ko, sa January, aayusin ko talaga para hindi mag-exceed. Kasi sayang, kasi pag nag-exceed na, hindi na sila makapasok, exceed na yung incoming or outgoing, isa, hindi na makakapasok. Minsan, pag ayaw na sa akin kay Indoy, pag ayaw na kay Indoy akin, paano pag dalawa kami, ayaw na, ano nang gagawin? Kaya itong ginawa ko. Kasi may mga nabasa ako sa comment ko nung mga previous videos ko na, Madam, ang gawin mo ganito, maglagay ka sa iyong GSave. Nandun lang yun makikita sa iyong GCash account. Yung GSave, trinay ko yun. Nagtry ako doon mag-deposit ng 500. Kasi para ka lang nagsisave din doon. Parang CMB ata yung CIMB yung bank na yun. Magsisave ka doon. Hindi ko pa nga siya naaaral. Basta mag-save. Ako naman, ang ginawa ko, nag-save ako ng 500. Kasi sabi nga nung mga comment na mai-increase daw yung aking monthly limit. At ito na nga, ilang araw may nag-message sa akin na na-increase na nga daw yung aking monthly limit to 500,000 pesos.
Kasi before, nung verified account lang ako, hindi ako nakalink sa ibang banko, 100,000 lang yung aking limit sa isang buwan. So ngayon, na-increase na nga dahil nga nag-G-save ako ng 500 pesos. So ngayon, buwan na ito, hindi pa ako na-i-exceed. Diba? So, sinishare ko sa inyo, baka din kayo, problema nyo yung na-exceed, lagi na-exceed yung iyong GCash account. So, ang gawin nyo na lang, gumawa kayo ng ilang pang account, halimbawa asawa mo, anak mo, at gamitin nyo yun. Or, kung may karoon naman kayong BPI, yun bank, ilink nyo yun, no? Kasi, pag nakalink kasi hanggang 500,000 din. So, ako naman ang ginawa ko, nag-G-save ako ng 500 pesos, ngayon nga may nag-message sa akin na, ayun na, ngayon tumaas daw yung aking monthly limit to 500,000. So, thank you so much, no? Kasi nagkaroon ako na, sabi ko, try ko nga to, mag-save nga ako dito. Pwede ka dun mag-save, mas mataas po ang interest nun. Aralin nyo na lang, no? Kasi ako hindi ko pa siya maaral. Kasi ang problema ko laman laging exceed. So, ngayon buwan na to, hindi pa ako na-i-exceed, no? At kung tatanungin nyo kung maganda ba ang GCash business, maganda po siya kasi nga, wala na po kasi siyang charge sa iba. Halimbawa, 1,000 nagpadala yung 20 pesos sa'yo na yun. Wala ka ng kahato doon, unlike sa Smart Padala, no? Kasi sa Smart Padala, ilan pa kayo naghahati-hati doon. Yung GCash, kahit 2% lang sa'yo na. At nakakatulong din yung GCash dito sa aking tindahan kasi yung iba gusto magbayad ng GCash, to tumatanggap po ako noon, pero wala na po yung charge. Kung magkano yung amount na pinamili nila, 300 pesos, 300 lang din yung ibabayad nila sa akin, no? Yun din yung kagandahan na may GCash account ka dyan sa yung tindahan, kasi baka may mga customer ka dyan na walang pera pero may GCash, sasabihin sa'yo, ate, GCash po yung papambayad ko. Opo, okay naman sa akin yun. Syempre, kasama pa rin yun sa benta sa isang araw. Opo, minsan nga yung sa isang araw sa GCash, nakaka-1,000 kami na benta sa GCash at sinasama namin yun sa araw naming benta. Okay, so ano pa ba yung aking i-share? Yun lang naman, gusto ko lang din naman mag-update about GCash business na maganda rin extra pagkakitaan dito sa ating tindahan. Okay, Duki? So, kung may katanungan pa kayo, i-comment nyo na lang below. At saka, panoorin nyo na lang din yung aking mga previous na video about GCash, charging, paano mag-open, mga katanungan nyo. Nandun po yan, naka-playlist po yan. GCash, Smart Padala sa mga bago kong viewers. Okay? Kasi hindi ko na kayo masagot isa-isa. Opo, opo. Okay? So, thank you for watching. Bye-bye. No hate, love lang. Bye-bye!